Light from the Word, our daily study of the Scripture and our time. We will be discussing 1 Samuel 8 and apply it to the mess we are all in. And the reason why our country and our leaders have not yet learned the lesson that we should be learning. Babasahin ko sa Tagalog yung ilang talata at magkukomento ko tungkol doon. Kasi hanggang hindi ito na naiintindihan, ay malayo pa tayong makakaligtas sa ganitong sitwasyon. Talatang 4. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Madanda na po kayo, ang mga anak daman nyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapa. Kaya ipili nyo kami ng isang hari mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari nila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Egypto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila." Verse 19, pagkatapos i-warningan sila ni Samuel, hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel sa halip sinabi nila, "Basta gusto namin magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamahala at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway." Nang mapakinggan ni Samuel ang mga kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari." Pagkatapos ito ay pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita sa kanilang bayan. Ang problema natin ay nagsimula noong panahon pa ni Marcos. Maraming natuwa na nag-martial law dahil noong panahon na yon ay meron talagang threat mula sa mga NPA, Communist Party. At yung mga panahon na yon ay malakas ang Communist Party of China at ang Russian under Kalabrashnev ay talagang unti-unti kumakalat sa Asia, Southeast Asia. Unti-unting nagbabagsakan sa Vietnam, Laos, Cambodia, may tinatawag ng killing fields. Isa-isa silang bumabagsak sa pagiging komunista. At nakikita nila na ang sagot ay dapat yung mga oligarch ay matanggal o humina. Ngunit hindi tayo lumipat sa pagiging komunista. At ang naging sagot noon ay pagbigyan si Marcos. May mga sinulat na libro si Marcos. Ngunit alam naman natin, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Alam na natin lahat ang nangyari, maraming kinulong, pinatay, tinorture, mga kayamanan ay kinuha, sinalin ng walang pasabi-sabi, at ang mga kamag-anak, hindi ni Marcos, kundi yung mga Romualdez, sa asawa ni niyan, si Imelda, they're the one who took advantage of that position. So are Marcos' friends, the Conwangcos, and others. They're the one who amassed so much wealth and power that
they thought they will be called Maharlikan. Hindi na alam na ang Diyos ay hindi natutulog. At habang siya ay nakikinig sa atin, ay unti-unting niyang ginigising ang mga tao. Ginigising niya ang Catholic Church, mga pinuno nun, at ang mga Evangelical Protestant Churches. Nagkaroon ng mga born again at dumami ang nanampalataya. At kasama sa pananampalatayang yon ay ang paglaban sa masamang lipunan ni Marcos. Siya ay bumagsak kasi pinatay niya si Ninoy Aquino na naging born again through the help of Charles Colson of Prison Fellowship, isa sa mga hatchet man ni Nixon ng panahon na yon. At sa pamagitan noon ay bumalik at nagbago ang isipan ni Ninoy Aquino at handa siyang ibigay ang kanyang buhay para alam niya na pag namatay si Marcos ay either si Imelda o si Bear ang papalit. At mas lalong nanganganib dahil siguradong babaksak yon sa isang civil war with the Communist Party ni Dumas Sison. Ngunit nag-interview ng Diyos. Sa hindi natin malaman ay namatay, pinapatay si Ninoy Aquino, nila Imelda at ni Bear. At yun ang naging mitsa kung saan naglabasa ng mga tao at nagkaroon ng after 3 years an EDSA revolution with Fidel Ramos and Enrile at sinamahan ni Cardinal Sin at bumalik si Cory Aquino mula sa Cebu. So yung mga bagay na yun ay dapat natuto na tayo na hindi dapat tayo umaasa sa tao. Problema, naghanap pa rin tayo. Binigay sa atin si Fidel Ramos at alam naman natin na sa kanyang kabutihang loob ay mayroon din siyang mga kahinaan. Kaya nung sumunod ay yung iningi natin ay ang machong Erap Estrada na napakakurap. Daming babae, daming bisyo, at pinapabayaan lang ang waiting. Nung siya natanggal, kala natin, isang Cory Aquino si Gloria Arroyo. Hindi pala. Dahil meron siyang asawa na madaming pangangailangan din. At naging 2 beses pa na naging presidente, pangulo, si Gloria Arroyo. Dahil doon ay nilagay ni Luklok si Corona bago bumalik ulit si Noynoy Aquino sa pagiging presidente. Hindi nga talaga perpekto si Noynoy. Alam natin ang kanyang pagiging mahilig maglaro ng computer tablet. At umisan ay beholden siya doon sa mga tumulong sa kanya o sa kanyang nanay katulad ni Alfredo Lim, kaya hindi siya nakialam dun sa Manila hostage situation. At yung kanyang kaibigang si Purisima, ganon din nung nagkamali ng desisyon, hindi pinalam sa mga general ang pagpunta ng SAP sa mama sa pano. Ngunit kung ganun ang problema, marami rin mong mabuting nagawa siya. Ang mga modernization ng Pilipinas sa mga kagamitan ng armed forces, ang paglagak ng kaso sa China para sa West Philippine Sea, ang paghandle ng Yolanda crisis sa tulong ni mga Rojas, ang paggamit ng mga natipid na pondo dahil fiscal conservative si Noynoy with the economics degree ay nagamit muli ito, pinabalik. Ngunit technically na sabihan siya at naakusahan ng Supreme Court na technical malversation ito. At sinabi ito ay suhol daw sa pag
boto ng mga senador laban kay Corona. Kaya nung time na yon, lumalabas ang kaaway natin lately ay yung corruption at sa perception natin na dumadami ang droga. Kaya pinili natin, karamihan sa atin, hindi majority, 60 million, dahil nagkanya-kanya rin si Marohas, si Grace Poe, Jojo Marbinay, at the late Miriam Santiago, kaya nanalo si Duterte. Si Duterte na mayroong kaso sa Davao na hindi mapatunayan dahil puro patay na ang mga tao, nilibing, tinago, at kala nila ay siya ay anti-China, magje-jet ski daw sa West Philippine Sea. Pero dahil siya ay pinupuna palagi ng USA, siya ay kumapit sa China at dahil nagkaroon siya ng mga sakit, sa China siya tumatakbo. At malamang ang kanyang anak na si Pulong Duterte ay malamang may malamang na mayroong kaugnayan sa drug cartel dito sa Pilipinas. Ganun din, madaming suporta mga evangelicals sa kanya at Iglesia ni Cristo at saka yung Kingdom of God ni Kibuloy. We have so many people trusting on man, which is idolatrous in the core. It is also unintended during this pandemic that the mayors and the governors were used and the barangay captains. We should not rely on one man, but we should rely on local leaders to stand up. And for every religious person not to trust on their multimedia pastors, but their small group leaders, we will not be the same. Those unintended consequence of this ECQ, the rise of governors, mayors, barangay captains, and Bible study leaders will lead us not to rely on just one man. We must learn to be independent under God. Unless we understand this, we will fall back to idolatry of the political system of the state. And we will never learn, and we will never get out of this judgment. Every nation has its own problem now, but how we will be able to extricate ourselves depends on this. If we are faithful and loyal to the Lord God Almighty and His Son, the Lord Jesus Christ, only if we understand this will we be able to free ourselves from idols. Sana po ay makatulong sa inyo ito. Please subscribe and share. Thank you.